Thank you.
magandang gabi po sa lahat. Siguro we will wait for 5 minutes pa and then we will start na po sa ating online gawain. Let's enjoy the presence of God. Habang nag-antay po tayo, kinig muna po tayo ng music. Magandang gabi po sa mga kasama natin. Sa mga kasama ko sa compact, sa church, sa mga kaibigan. Gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, I think start na po tayo since 8 o'clock na po. So, lang po, set up ko.
Yan. So, isang mapagpalang gabi po uli sa bawat isa. Again, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity nito. Sa gabing ito na muli ay nagkaroon tayo ng pagkakataon para mag-share ng salita ng Diyos. At magandang gabi sa lahat na ating kasama online. Yan po. Alam ko may gagawin ng Panginoon na magandang bagay sa bawat isa sa atin. So, samahan niyo po kami, samahan niyo po ako sa panalangin at sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. Hindi po masasayang yung oras sa inyong nilaan. Alam ko ang Panginoon ang patuloy na ihipo at kikilos sa bawat isa sa atin. Amen? So, before we start, manalangin po muna tayo sa Panginoon at magpasalamat. O Diyos, kami nagpapasalamat, Panginoon, at nagpupuri sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na tapat ka, tunay nga na mabuti ka, Panginoon, hindi ka nagbabago kailanman. Lord, salamat, salamat, Panginoon, dahil sa kabila na aming mga kakulangan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw, Panginoon, yung patuloy na nagpupuno, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. And we are here, Father God, we also, Father, to humble ourselves, to continue to pray, na linisin mo kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali na aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa, O Diyos. Kaya mo nga po, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, ay may alay namin sa iyo lamang. At anuman, Panginoon, yung salita mo na aming mapapakinggan ay nawa ito ay patuloy na kumilos at problema sa aming mga puso, O Diyos. Lord, kami ay awit, kami ay magpupuri sa iyo. Bagamat, Panginoon, kami hiwa-hiwalay, online man, kahit sa Mandako, Panginoon, na aking mga kapatid nakasama ngayon, Lord, alam po na ikaw ang patuloy na kikilos, Ama, at ikaw ang magre-reach out sa bawat isa saan man kaming dako naroon. Lord, you will continue to open our hearts and mind, Father, in worshiping, Father, and listening to your word, O God. Kumilos ka, Ama, Banal na Espiritu, samahan mo po kami, ikaw ang mangusap sa bawat isa, O Diyos. Lord, sa iyo namin muli inaalay ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Magpuri po tayo and let's sing ito pong awit na ito. Napakagandang awit po nito and let's put ourselves in the presence of God. So sabi nga, kahit saan man dako tayo naroon, ang Diyos ay kasama natin. Amen? So sige po, umawit tayo. Oh, the light is ascending, wrapped into your perfect land. You should be calling into your presence, God and Your Holy Spirit, teach me, Lord, to live all of my life through Your eyes. I'm captured by Your Holy Body, set me apart under my life, the fire.
You gently call me into your presence, guiding me back. Your Holy Spirit teach me to live all of my life to your love. I'm catching fire, you're burning fire. Set me up fire, I'm burning fire. Lead me to yourself, lead me Salamat po muli sa Panginoon. Gaya nga po na ating inawit that we are a potter. Tayo po ay mga palayok. Diba? Palayok na ang tunay nga po na ating manlililok. Ang may hawak na ating buhay ay ang Panginoon. Amen po ba? So, muli sa gabing ito, nagpapasalamat po ako sa opportunity na binigay ng Diyos sa akin para makapag-share through Pastor Kiko and kila Sir Louis po. At sa mga kasamaan po natin ngayong gabi, maganda gabi po muli. Sa mga hindi po uli na baka nakalimutan nyo na kasi for the past 3 months hindi po ako nakapag-online kasi hindi nag-fit sa schedule. But now, nagpapasalamat po uli ako sa pagkakataon na ibinigay ng Panginoon na makapag-share ng kanyang salita. At alam ko po na sa gabing ito ay mangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Malayo man tayo, saan man tayong dako, online po lang po tayo. Pero alam po yung Spirit ng Panginoon ay kasama natin. At siya yung mangungusap sa bawat isa. Let's pray that God will touch our hearts. Touch our mind and soul sa salita niya na maihayag sa gabing ito at sa ating panalangin po. Mamaya po makakaroon tayo ng prayer time. So, doon po sa mga may prayer requests, you can comment po kung ano man po yung nais nyo na maisama natin po sa panalangin. So, okay po ba yung ano?
Okay naman po ba yung sound na naririnig po ng maliwanag? Baka po salita ako ng salita, hindi pala ako naririnig. So, okay naman po. Salamat po, Pastor Kiko, sa feedback. So, ngayong gabi po, ang topic po natin at ang nais na Panginoon ni Pahayag is about brokenness. So, ito po yung ating topic for tonight. There's blessing in brokenness. Yan, brokenness. Ang teksto po natin is in Genesis 32, chapter 32, verse 24 to 30, which is yan po yung life ni Jacob. Yan, sa mga nakakilala po kay Jacob. Yan po, napakaganda ng kanyang kwento. At talagang mapupulutan po natin ang aral. So, brokenness. No? Ano po ba yung brokenness? Ano po ba yung salitang brokenness? Ano yung meaning nito? Sabi sa Google, brokenness, a condition in which something is badly damaged and unable to continue on work correctly. Damage. Yan. Basag. Sa Tagalog, basag. Sira. Diba? Once you say broken, talagang wala. Basag na to. Ang isang bagay pag broken na, like for instance sa baso or kaya yung base, di ba? Pag nabasag siya, talagang napakahirap ng buuin. Kasi nagiging from whole, nagiging into pieces na siya. Nagiging, as in, may, basag na. Kung buuin mo man ay may lamat na. Okay? So, sino po ba dito broken? Ayan. Broken. Hindi lang broken-hearted. Ha? Pag sinabi rin kasi natin broken, synonyms din po is we are in pain, we are in challenges, battles, problema, yan. Sabi nga, we are in a state of, we're not okay. Yan. Hindi tayo okay pag sinabi natin broken. May marami tayong kinakarap, pinagdadaanan, ano pa, problema. So, yan po yung mga synonyms ng brokenness. So, sabi nga sa kabila na ating pagiging broken o yung mga pinagdadaanan na yan, o mga pagsubok na kinakaharap natin, o yung stress na meron tayo, we believe and sabi ng Panginoon, there is a blessing behind that. For sure, lahat po tayo, every human being, we feel broken. Diba lahat po tayo nakaranas ng broken tayo? Na we feel like may dumaan, yung mga pagsumok na dumaan sa atin, feeling natin wala nang pag-asa, we feel alone, we feel na wala nang hope, at talaga naman na basag tayo. So, actually, yung ganyang pakiramdam, yung ganyang pakiramdam, yan yung gusto ng Panginoon. Bakit? Kasi in times of troubles, in times of we feel like we're alone and broken, that's what we feel and we encounter God. Diba? Doon natin nararanasan talaga yung tunay na kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. So, hindi ko alam or tayo lang nakakasaliksik sa mga oras na ito kung ano ba yung ano ba yung reason bakit broken tayo. Maybe we feel physically broken. We feel emotionally broken, mentally, financially, yan, and spiritually broken. So, physically, bakit broken tayo? Kasi siguro dahil doon sa mga may sakit, may mga karamdaman po na hindi okay yung pakiramdam, they feel they are broken. No? Yung mga hindi man sa hospital, they feel so lonely, they feel so sad na yun. Hindi nila ma-enjoy yung buhay kasi nga, hindi sila okay yung pakiramdam nila. So, emotionally, paano tayo nagiging broken emotionally? Hindi tayo okay kasi lalo na pag broken-hearted. Yan. There are broken marriages, broken relationships, ano pa po, broken na marami tayong pangarap na hindi natin matupad. We feel disappointed. Yan po yan. Diyan po ang pasok sa emotion. Yun po, yung mga disappointments natin, stress natin, it's either sa pamilya, sa trabaho, or anything else na
kukos sa atin ng stress and we feel broken inside. Sa ano pa po, aspeto ng buhay natin, sa mental. So we are mentally broken. Ang cause po nito is yung anxiety. We feel so worried about so many things. Ayan, pandemic pa din po, di ba? So lalo na po dun sa mga tao na nawalan ng trabaho, mga tao na hindi alam kung paano nila bubuhayin ang kanilang family, na until now gusto nilang nagkaroon ng maayos na buhay but still hindi nila magawa ito. So yung mental illness, so yun po yung nagkakos ng mental brokenness. Ano pa po? Spiritually. Ito po na po, financially. Yan. So financially, for sure lahat tayo. We feel this kind of brokenness. We feel so broken financially in terms of our financial needs. So lalo na pag dumarating na po yung katapusan ng buwan, ako, nandiyan na si Judith. Ayan na yung mga bayarin sa bahay, sa kuryente, sa tubig, sunod-sunod po. So, marami pong bagay na nagkakos pa yung mga pambili ng ganito. So, sa August, may narinig na po ako mga magulang na nag-aalala sa balita, di ba? Pag nabalita kahapon, nag-aalala na yung mga magulang kasi nga babalik na uli sa face-to-face yung mga bata. So, kaakibat po nun kasi is yung ano, malaking gastos din. So, malaking gastos sa baon ng bata, sa mga pangangailangan nila sa school, uniform, and yung mga gamit. So, yun po, nag-aalala na tayo, nag-aalala na karamihan sa atin, especially kung financially broke ka, no? And the last is the spiritually, we are spiritually broken. So, ano po yun? May doubts tayo sa Panginoon, yung faith natin na shaken, wala tayong pananampalataya, yun po yung nagkakos na ating spiritual brokenness. So, normal po ba yan? Yung mga problema na yan, yung mga pagsubok, yung mga nagkakos sa atin ng stress. Yes, it's normal. Diba sabi nga ng Panginoon, hindi naman dingid sa atin na sa Bible talaga marami ring mga character, mga tauhan sa Bible na dumanas ng napakahirap na sitwasyon. So, at nalampasan nila yon. So, ang pangako naman po sa atin ng Panginoon is hindi naman po niya sinabi na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok na yan. Kundi ang pangako niya is that, mga anak, ano man yung pagsubok na kakaharapin natin, kasama mo ako. At ako ang magiging kalakasan mo. So, sabi doon sa Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. So, in times of brokenness, in times of our stressful situation, in times of pain, in times of hardship, hindi tayo nag-iisa. Kasi pangako ng Panginoon eh, di ba? God is close to the brokenhearted. Amen. So, those who mourn, sabi niya nga doon sa ano eh, sa Beatitude, di ba, sa Matthew, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakaranas ng mapagsubok na yan, matuwa ka, no? Instead na maglumo tayo, manghina tayo, matuwa ka kasi diyan yung times na yayakapin ka na Panginoon. Yan yung times na may mararamdaman mo at mararanasan mo. May encounter mo ang kabutihan ng Diyos. Sabi mo, diba? Sometimes kasi pag tayo ay maayos ang sitwasyon, marami tayong, wala tayong pinoproblema. Halimbawa, financially, we are okay. So, wala tayong sabi nga lahat ng pangangailangan natin is nasusunod. Sometimes hindi na tayo nakakalapit sa Panginoon eh, 'di ba? Bakit? Kasi I'm okay eh. Pero when the situation comes na kung saan hindi na tayo nagiging okay, we are broken. That's the time na talagang Lord, hindi ko na kaya, 'di ba? Parang sa isang tao na nalulunod sa dagat, 'di ba? Talagang pag nalunod siya, yung buong lakas niya nawawala, kakakampay, ganyan.
So, naubos yung lakas and that's the time na talagang lulubog na siya. So, parang ganun din yung pakiramdam natin when we are broken. That yung tipong lahat ng problema, lahat ng pagsubok, parang di mo nakakayanin. And then, you feel, what? You feel alone and sometimes, diba nga, kaya maraming incident po ngayon ng ano eh, ng suicidal, ng suicide. Kasi nga, ganun eh. Mahina yung pinangahawakan. Wala silang pinangahawakan. Kumbaga, unlike po sa mga anak ng Diyos na alam mo, may pinangahawakan ka pangako ng Panginoon, kilala mo ang Diyos na sinasamba mo, kilala mo ang Diyos na tumutulong sa'yo at buhay yun, ay talaga may pag-asa ka. Amen? So, sabi nga po, okay lang po na maranasan natin yan. Yung normal po, normal lang, valid na tayo makaranas ng mga pagsubok na yan. Kasi, bakit? Tao lang ho tayo. And meron tayong emotion. Let's always remember na itong buhay natin, binubuo po tayo ng tatlong aspeto, di ba? Meron po tayong body, physical body, and then we have the soul. Yung soul po, nandyan yung emotion. And we have the spirit. So yung emotion po, nandyan po talaga yung ano, na kaya tayo nakararanas ng brokenness, kaya tayo nakararanas ng paghihirap, pagsubok, pain, hardship, kasi po may emotion tayo. At normal lang po yan. Dapat po pag nakakaranas tayo ng brokenness, kasi yung iba po ano eh, di ba, ma-pride pa eh, parang, hindi, okay lang ako. Maski alam mo naman sa sarili mo na hindi ka okay. So sabi nga po, pag nakakaranas tayo ng brokenness or ng hardship, aminin natin sa Panginoon na, Lord, di ko na kaya. Kasi the more na tinatago natin siya, hindi tayo magagamot. So pare lang po yan na ano eh, may sakit ka. And then talagang nagpa-check up ka sa doktor kasi hindi mo na kaya. Pero pagdating naman sa doktor and tinatanong ka ng doktor kung ano yung nararamdaman mo, ano yung mga ano, and then hindi mo sasabihin yung totoo, hindi ka magagamot. So sayang naman yung effort mo, sayang naman din yung pinayad mo sa doktor kung talaga naman na hindi mo sasabihin yung totoo. Di ba? Ganun din po tayo pag tayo ay broken. When we are in pain, dapat let's be real in the presence of God. Let's be real in God. Kasi ang Diyos naman yan eh. Maski hindi naman natin sabihin po, alam naman niya eh yung ano yung totoo. Kung ano yung totoo, talo pa niya yung CCTV eh, di ba? Kasi siya, ang CCTV physically lang, action lang nakikita sa camera. Pero ang Diyos, tagos siya hanggang puso. Nalalaman niya kung ano yung nilalaman ng puso at isipan natin. So, sabihin natin sa Diyos, wala tayong ibang lalapitan sa mga sandaling yan, kundi ang Panginoon, let's indulge in the presence of God, especially pag tayo ay nakararanas ng panghihina, nakararanas ng mga pagsubok, kasi siya lang naman talaga yung makakatulong sa atin. No? Meron po yung iba sa atin, di ba? Ang outlet pag may mga ganyang hindi magandang na, ano ba, may kaaway or may hindi nag-away silang mag-asawa or basta may hindi magandang bagay na nangyari sa buhay nila. Ang kanyang outlet is mag-post ng nararamdaman, mga quotes sa Facebook at doon siya nag-rant. Pero sana kapatid, before natin gawin yan or before tayo mag-post ng kung ano, kasi nagiging ano rin po yan sa privacy natin, why not lumapit ka na lang sa Panginoon, kasi sa Panginoon sigurado pa na may magagawa, sigurado pa na may solusyon, diba? Unlike kung saan tayo lalapit, wala tayong in-expect na magiging resulta, diba? Unlike sa Panginoon, sabi ng Lord, there are a thousand promises in the Bible na kung meron lang tayo kahit 1/4 nun o 10, 5, or kahit isa lang na pangako ng Panginoon na kabisado natin or lagi natin nire-remind sarili natin during these tough times, palalakasin tayo eh. So yun yung mga kailangan natin
gawin kasi yun yung panlaban natin, di ba? Like for instance, sa pag tayo pagod na, talagang we feel burned out, we feel na, Lord, wala, hindi ko na kaya. Ano sabi ng Panginoon? Ako yung kapahingahan. Sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired and carrying heavy load, and I will give you rest. Kasi sa Diyos lang natin matatagpuan yung tunay na kapahingahan. Hindi sa tao, hindi sa kung ano man bagay. Oo, maibibigay sa atin. Like, for instance, di ba, maraming mabenta ngayon yung mga spa, yung mga relaxing salon, di ba? Pumupunta ang mga tao doon para mag-relax. So, wala na masama doon. Pero mas mainam po yung lumapit tayo sa paanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Kasi doon natin talaga matatagpuan yung tunay na kapahingahan. Kasi sa spa, pag pumunta ka, ano, yes, makakaramdam pa ng relaxation. Magbabayad ka nga lang. Magbabayad ka, you will enjoy for a while, pero still, there's emptiness na mararamdaman ka. Na temporary lang, yes, marirelax ka. Pero, unlike kung lumapit ka sa Diyos, iniluhog mo sa Kanya, iniiyak mo sa Kanya lahat ng iyong suliranin, lahat ng problema, yung pagiging broken na nararamdaman mo. For sure, God will answer your prayer. God will lift you up and God will comfort you. Kasi he's a God of comforter. He's a God who never leave you nor forsake you. Pangako ng Panginoon yan. So, yun po. Dito po may mga points po sa Genesis 32:34-30. Kung may hawak po kayong mga Bible, makibukas po kayo doon sa Genesis 32:24-30. Ito po ay ito yung aral na mapupulot natin doon sa buhay ni Jacob. So pakita ko lang po sa inyo. So yan po yung ating topic, there's blessing in brokenness. So Genesis 32:24-30. So if you have your Bible, you can open it and read it. So yan po yung buhay ni Jacob. So i-summarize ko na lang po, no? Ikwento ko lang po ng bahagya kung ano po ba yung background nung kay Jacob. Kilala naman po natin si Jacob. Si Jacob po ay anak ni Isaac. So dalawa sila noon na anak, si Jacob, si Esau. Yung kwento po nila, di ba, si Jacob ay inagaw niya yung pagiging panganay ni Esau just to ano acquire yung blessing na napakalaga po during that time. So to make the long story short, ano na lang po, so nung nakuha niya na po yung blessing, umalis po siya doon sa lugar at tumakas kasi nga alam naman po niya na galit na galit yung kanyang kapatid sa ginawa niya. So lumayo siya ng lugar, and then after a long, long time, na-realize niya kasi nagkaroon ng famine doon sa lugar niya, and then yung kanyang mga ari-arian ay hindi na sapat para kasi magkakaroon po ng drought doon sa lugaring iyon. So ang sabi niya, nanalangin siya sa Panginoon na gusto niya na rin makipag-ayos doon sa kapatid niya, si Esau. So, yun na nga po. And nung gabi iyon na nakaplano na ang lahat, so meron siyang mga tauhan na pinano niya na kung paano sila makikipagkita doon sa kanyang kapatid. A night that, nakipag-usap sa kanya ang Panginoon. At nag-wrestle sila. Sabi doon, nag-wrestle. Ito sabi, ano po sa kanya ang Panginoon na dahil nga doon sa kasalanan na nagawa niya, no? So, gusto niya kasi makipag-ayos na sa Lord, eh. Ay sa kanyang kapatid. So, talaga nakipag-wrestle siya sa Panginoon. Laban sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto niya na makuha yung blessing. Yung talagang blessing na mula sa Panginoon. And that time po, naranasan at na-encounter po ni Jacob ang Panginoon face to face, as in nakipaglaban siya talaga sa Panginoon at pinakita ng Lord sa kanya
yung bro, in spite of his brokenness, may blessing. Ang kabayaran nun is yung blessing. So, meron po dito ang apat na alima. Wala. Limang points na kung saan pinakita ng Panginoon kay Jacob yung blessing after his brokenness. So, naranasan ni Jacob yung brokenness kasi nga doon nga sa pagkakamaling nagawa niya. Alam niya na kasalanan, malaking kasalanan yung kanya nagawa. Talagang hindi siya pinatulog nito ng maayos. Kaya, ayun naman, sa pakikipag niig niya sa Panginoon at talagang hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakuha yung pagpapala ng Panginoon, yung blessing the Lord na binigay. So number one, brokenness allows failure so that success may be found. Okay. Basahin ko muna po yung 1 to 5. Brokenness means crucifying yourself so that Christ may live. Brokenness brings desperation so that faith may be supreme. Number 4, brokenness confesses need so that change might be real. And 5, brokenness results in service so that God might be glorified. So yan po yung blessing na makukuha o nakuha ni Jacob nung siya ay nakaranas nung brokenness. At talaga naman na napakaganda na despite of yung kanyang basag na buhay o yung kasalanan na gawa niya is binis pa rin siya ng Diyos. At yung buhay niya at yung buong pamilya niya ay patuloy na pinagpala ng Diyos. So sabi doon sa key points natin sa number one, brokenness allows failure so that success may be found. Amen? So, inaalaw ni Lord yung mga failures, inaalaw ni Lord yung mga problema na yan para ma-appreciate natin yung success. So, ma-appreciate natin yung kagandahan, kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Diba, yun nga, sabi ko kanina eh, minsan pag tayo ay maayos yung pamumuhay, tayo ay walang problema, diba, minsan nakakalimot tayo sa Panginoon. Pero when we are in trouble, we are in a situation na talagang hindi natin kaya, dun, that's the time na naaalala natin ng Diyos eh, diba? Eh, kaya inaalaw yun ng Panginoon eh. Kasi kailangan maranasan mo yung buhay na hindi ka mananangan sa sarili mong lakas, hindi ka mananangan sa sarili mong talento o sarili mong lakas. Dahil nga, ipapakita sa iyo ng Panginoon na wala ka kung wala ako. Diba? Sabi sa John 15, apart from me, you can do nothing. So, yun eh. God allows failure in our life for us to appreciate Him more. For us to be close to Him more. So, yun po yun. And second, brokenness means crucifying yourself so that Christ may live. Yun. Yun po. Sometimes brokenness keeps us on, ano po, para magkaroon tayo ng self-denial, kalimutan natin yung sarili natin. Diba? Tayo po kasi ano tayo eh, ma-pride tayo. Amen? Totoo po yun. Kasi yun po yung namana natin na kasalanan sa ating mga ninuno, kala Eva at Adan. Diba? Kaya nga po sila nakasala kasi nung natukso sila ng Diablo, sabi, pag kinain nyo yung prutas na yan, ano, mas magiging ano, mataas kayo sa Panginoon, mas makapangyarihan kayo sa Panginoon. And dahil nga sa pride, syempre gusto natin, we are more powerful, we are more, na mas sikat tayo, di ba? Kaya may mga bagay talaga na tinatanggal ang Panginoon eh. Actually, yung brokenness, it's a process eh. Hindi po siya madali. Hindi talagang pagdadaanan mo yung sakit, iiyak ka talaga, yung talagang mafe-feel mo na basag, as in basag ka. Isang bagay, pag basag na po, di ba, usually tinatapon na. And we feel like that, na pag tayo ay walang-wala, wala tayong magawa, di ba, parang we feel na patapon na tayo at wala nang pag-asa. So, ano po yun na ispakita ng Panginoon doon? That
we are nothing without God, that we are nothing apart from Him. Sabi, di ba? Sabi doon sa John 15, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. So, yun eh, gusto ng Panginoon na ma-realize natin mismo sa sarili natin na, anak, wala kang magagawa eh. Kaya, if you feel broken, sa akin ka lumapit. At mararanasan mo ang tunay na kapahingahan, yung rest na hindi natin mahanap sa mundong ito. So, number three, brokenness brings desperation so that faith may be supreme. Yan po. So, ano po yung ano, ibig sabihin nito? Na, kaya po tayo nakakaranas ng brokenness kasi we feel desperate, we feel depressed, diba po? Kasi, yun nga, minsan nananangan lang tayo sa sarili nating lakas. Ah, kaya ko to, malakas ako. Matalino ako, kaya-kaya ko, hindi ko kailangan ng Diyos. So, yung pananampalataya natin, minsan nakakalimutan natin na dapat nakatuon tayo or nakadepend tayo sa Panginoon lang. So, si Lord, He is powerful. He is omniscient. He is omnipresent, diba? Alam natin na yung characteristics na yun ng Panginoon, never, wala sa tao na meron nun, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga, yung pananampalataya, yun yung dapat natin exercise. During those tough times, during those problems, doon na exercise yung yung pananampalataya natin. Okay? So, yun po. So, number four, brokenness confesses needs so that change might be real. Yan. So, during the brokenness po, doon nagkakaroon ng breakthrough. Alam niyo po ba yung breakthrough? Yung breakthrough, ito po yung parang isang seed, yung isang butil na akala mo butil lang siya, maliit lang, parang walang silbi, di ba? Pero pag yan po ay tinanim mo sa isang lupa, especially pag matabang lupa, at yan ay inalagaan, ni-nurture siya, maayos na may tubig, may sunset, at talaga namang naalagaan, may mga fertilizer, at tutubo siya ng napakaganda at mamumunga. Yun po yung ng breakthrough. Bakit po dumadaan tayo sa pagiging broken? Kasi yun po in those times, doon pinapakita ng Panginoon na anak, hindi ka lang para dyan. Anak, hindi lang yan yung magagawa mo, kundi mas madami pa. Mas gagamitin kita sa mas kakaluwalhati ko. Yung mga characters sa Bible like Moses, sila Abraham, no? Sila David. Ayan, even si Paul. Ayan, si Paul yung sasabi ko talagang favorite kong sa Bible. They encountered God and they experienced brokenness, lalo na si Paul, 'di ba? Doon sa nung na-encounter niya si Lord, talagang wala siyang naipagmalaki kahit na yung kanyang katayuan sa buhay, yung kanyang kayamanan, baliwala eh. Kasi pinakita sa kanya ng Panginoon na wala kang magagawa, kundi sa kapangyarihan ko, kundi kung hiwalay ka sa akin. At yun yung na-encounter ni Paul, no? Na nakita niya talaga yung pagbabago sa buhay niya, no? Tayo po, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon or sa mga bagong Kristiyano po, no, na ibang-iba yung buhay natin compare sa ngayon na nakilala natin ang Diyos. No? Maraming testimony, maraming mga patotoo po na talagang nakaka-encourage na kung mapapakinggan mo yung kanilang buhay, parang iisipin mo, wala nang pag-asa to, talagang napakasama nito, 'di ba? Yung kumalat po sa Facebook, yung kung nabasa niyo po 'yon, yung true to life story nung nakalimutan ko yung name niya, but he is one of the founder nung Satanic Church
na yung itsura niya ngayon, yung sa picture nga, makita mo talaga yung itsura niya kasi mukhang ano talaga, against God, yung may mga tato siya sa mukha. Yung patotoo niya noon, kung nabasa niyo po, talagang ma-amaze ka sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi inamin niya talaga doon na create nila yung church na yun. Kasi nga, they don't believe in God. They hate God. Pero nung na-encounter niya yung Panginoon, talagang nabago yung buhay niya. Siya na ngayon yung nag-encourage, siya na ngayon yung nagtuturo at nag-share ng word of God. Like, yun nga, sa buhay ni Paul, di ba? Na-encounter niya ang Panginoon during his brokenness. And nakita natin yung pagbabago, yung tunay na pagbabago. Kasi yun po eh, yung genuine change sa buhay natin. Kasi pag tinanggap po natin talaga ang Panginoon sa buhay natin, yung genuine, yung totoong pagtanggap, hindi maaari na walang gawin ang Panginoon sa atin. So yung dating buhay na patapon, yung dating buhay na akala mo wala ng pag-asa, yung dating buhay na yung feeling mo wala ka ng kwenta, yon. Sa Panginoon, may kwenta yan. Ang Panginoon, mahal. Ang Panginoon po, mahal po tayo. At hindi kanya pababayaan ni iiwan man. So, yun po ang pangako ng Diyos. During our brokenness, manangan lang po tayo sa Diyos. So, number 5 points, brokenness results in service so that God may be glorified. So, above all, ito po talaga yung pinaka reason why we experience brokenness. Kasi ang Panginoon po mismo, siya yung naging modelo natin. Siya yung naging example kung paano yung maging broken, di ba? Even siya na Lord of Lords, King of Kings, Son of God, ano po, nag-sacrifice po siya, naging tao para maranasan. Naranasan niya rin po yung hirap, yung sakripisyo, naranasan niya po lahat yan. Itong nararanasan natin na problema, wala pa po yan sa kalingkingan nung naranasan ng ating Diyos. Nung siya po ay napako sa krus para sa ating mga kasalanan. So, ano po yung nice ibahagi or ano po yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon? So, yun nga. During our brokenness, God has a purpose. God has a reason. Ano po yun? For us, for Him to be glorified in our life. Amen. So, sabi nga eh, if you are going to bear fruit, you must be buried. Kung tayo daw po ay gusto mamunga. Diba? Ang isang halaman, yun nga, yung kuneto ko kanina, ang isang butil ay kung gusto natin lumago, gusto natin mamunga, ito ay kailangan mo ng ibaon sa lupa at ano po, in-nurture, alagaan. Alagaan sa sun, sa maayos na araw at dinigan. And then saka po siya mag-bear ng fruit. You must be planted before you bear fruit. Yun po. The cross must come before the crown. Ito po yung naranasan ng Panginoon, di ba? Yung cross na pinako siya para tubusin tayo sa ating makasalanan. And then afterwards, hindi lang po natapos, hindi lang po namatay, na natiling namatay ang Panginoon, kundi siya ay nabuhay magmuli. Yun po pinapakita eh. There's hope. Hindi nananatiling patay. Dapat nakikita natin yun na yung victory na ginawa ng Panginoon sa atin. Problema lang yan. Pagsubok lang yan. Ano pa yung ginawa ng Panginoon that He conquered the grave, no? Ang Diyos ay napaglabanan or napagtagumpayan ang kamatayan. Yan pa kaya ang problema natin. Yan pa kaya yung pagiging yung painful na na sitwasyon natin hindi niya kayang malampasan, 'di ba? Ang Diyos natin ay buhay. So, yun po. Burial must come before resurrection. So, yun nga po, namatay ang Panginoon, 'di ba? And nagkaroon ng resurrection. So, sa atin na nakararanas po ng brokenness, financially, emotionally, marami tayong pagsubok eh. Hindi lingid yan sa Panginoon ng ano ba yung sitwasyon natin ngayon. And I'm sure God is working
in us, yung mga pinagdadaanan natin, sa mga pagdaanan lang natin yan. Kaya nga, pag pinagdaanan, hindi tayo mag-i-stay dyan. Hindi tayo mananatili dyan. Temporary lang yan. Parang gulong, di po ba? Umiikot ang buhay. So, kung gusto, nasa atin po yun, kung gusto lang natin na mag-focus doon sa problema, tayo po yung talo. Pero, kung meron tayong hope or yung pag-asa na pinangahawakan sa Panginoon, yung po, yung mano natin sa Panginoon na mga pangako niya pangahawakan natin at patuloy na mag-encourage sa atin. So, I believe God is calling us today to a fresh brokenness that issues in fresh service. In fresh service. So, sa buhay po natin, kasi pag naranasan po natin yung kakulangan, yung basag tayo, that's the time na bubuuin tayo ng Panginoon. And that's the time na mag-glorify ang Lord sa atin. Yung makikita natin talaga na, Lord, wala ako, basag ako ngayon, na wala na akong pag-asa. Pero yung Diyos, yung patuloy na, ano, bubuo muli sa'yo. Kung sa tao lang tayo, mananang sarili lang natin, hindi natin kaya, di ba? Napakahirap. Parang isang vase na nabasag. Kung isipin natin, napakahirap na buuin ito, so ano na lang gagawin natin? Itatapon na lang natin, di ba? Pero sa Diyos, ayaw niya yung mangyari. We are precious in the eyes of God. We are created in His own image. Kaya hindi niya po yan hahayaan na basta-basta na lang tayong masira, basta-basta na lang naiwanan tayong basag. Kundi tayo ay bubuin, tayo ay babaguhin, tayo ay patuloy na magkakaroon ng breakthrough kasi si Lord mahal tayo. Amen? So, yun po. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya, yun po yung panghawakan natin. Sana po, may instill sa atin yon that during our brokenness, hindi natatapos dyan. Kundi, God will use this brokenness for His glory. No? So, yun po yung ating mensahe, ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At patuloy tayo magpasalamat sa Lord na sa kabila na ating mga nararanasan, siya yung ating siya yung pag-asa natin, siya yung kapahingahan natin. Amen. So, pasalamat po tayo sa Diyos. Lord Jesus, we continue to thank you, Lord, for your promises. Tapat kang tunay, Ama o Diyos, na sa iyong mga anak na sinabi mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man, o Diyos. Na sa kabila, Panginoon, aming mga kahinaan, sa kabila, Panginoon, aming mga pagsubok, mga problema na aming kinakaharap, Lord, mga stress na nagdudulot sa amin, Panginoon, patuloy mo kaming tulungan, o Diyos. Hindi namin kaya, hindi namin kaya itong lunasan, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo, Lord. Continue, Lord, to change us, continue, Lord, na kung nakakaranas kami, Panginoon, ng mga panghihina, o Diyos, nasi-shaken, Lord, yung faith namin. Patuloy na, paalala mo sa amin na hindi mo kami iiwan, o Diyos, na yung mga pangako mo, Panginoon, yung dapat namin panghawakan, yung mga pangako mo, Diyos, ang dapat namin nire-remind, Panginoon, sa aming mga sarili, Ama. And Lord, tulungan mo ang bawat isa, yung mga kapatiran ko, Panginoon, na narito, o Diyos, sa amanda ko sila, Panginoon, ano man yung mga nagdudulot sa kanila ng pain, ng hardship, sakit man ito, Panginoon, financially broken man sila, Panginoon, mentally, emotionally, Lord, continue nakatagpuin mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ito, o Diyos. Tulungan na samahan mo, Panginoon, at patuloy na tulungan ang bawat isa, Ama. Lord, mangusap ka, Panginoon, sa puso at isip ng sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami. Lord, sa iyo namin naalay ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, okay na po. We will go now to our prayer time. Doon po sa may mga prayer request, you can comment down yung inyong mga request po para masama po natin sa ating panalangin. Yeah po.
Prayer request po, you can comment po. Share request po kayo, you can comment down po. Sir Louis, complete healing for my wife, please. Daddy man, pananakot ng bibig. Angie Reyes, Joey Reyes, and my family. Okay, sige po, let's pray for his wife and sa mga ano po, sa iba pa niyang mga mahal sa buhay. Let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, dahil ikaw yung Diyos na alam namin na nagkakaloob, Panginoon, ng iyong masaganang pagpapala, Panginoon, at pabiyaya sa iyong mga anak. Lord, right now, I pray, Father God, for the complete healing sa wife ni Sir Louis, O God. Lord, salamat dahil alam ko, Panginoon, the moment pa lang na nalaman nila yung sakit ng kanyang wife, ikaw na, Panginoon, yung nag-comfort sa kanila. Ikaw na, Panginoon, yung nagparanas na ikaw, Panginoon, yung tunay na healer, Panginoon, kahit sa ambaman, Panginoon, na ikaw yung patuloy na nagpo-provide ng pangangailangan, ng mga medications, at patuloy na financial needs, Panginoon, ng kanilang sambahayan. Dalangin ko na patuloy na fully makarecovered na po si sister, wife ni Sir Louis, Panginoon. Daluyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan at patuloy na maibalik, Panginoon, yung physical na pangangatawan niya, Panginoon, at yung kalakasan, Panginoon, na nawala sa kanya, Panginoon. Continue to bless her, his family, Panginoon, ang kanyang mga anak. And Lord, I also pray for body man, sa kanyang pananakit ng dibdib, Lord, ano may nagkakos nito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, we reject, Panginoon, we continue, Lord, to rebuke yung nagkakos ng pain na iyon at patuloy na maidaloy mo, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, yung espiritu ng nahirapang paghinga, alisin mo ito in Jesus' name, oh God. Also pray, Lord, for Angie Reyes, kay Joey Reyes, and Mark Angelo Reyes, Lord, na continue mo, Panginoon, i-bless, Panginoon, ang mga kapatirang ito, Ama, at dalangin ko na anuman, Panginoon, yung mga pangangailangan, anuman, oh Lord, yung kanilang mga meeting, mga petitions, Father God, you will continue to answer it, Father, according to your will, Father God. Lord, bless them. In Jesus' name, amen and amen. Any prayer requests pa po?
Okay, so let's pray for my friend. Let's continue to pray for her. Lord Jesus, we thank you, Lord, again. Kasi ikaw yung Diyos na patuloy na nagkakaloob ng nagpapatunay na buhay ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Gaya na aming napag-aralan, Lord, that you are a God of breakthrough, that you are a God who heals us during our brokenness, Father God. And right now, I pray, Father God, for my friend, Lord, I pray na ikaw ang mag-restore ng kanyang kalusugan, ng kalusugan ng buong pamilya niya, Panginoon. Ingatan mo sila at patuloy, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, ang kanilang maranasan, Panginoon, sa kanilang sambahayan. I pray for emotional and financial breakthrough, Lord, for them. Ano man, Lord, yung mga pangangailangan, financial, Panginoon, yung mga, especially, Lord, sa pang-araw-araw na pangangailangan, nalalapit na naman yung pasukan, Lord, yung pangangailangan ng mga bata, Lord, yung pangangailangan, Panginoon, sa mga basic needs, in Jesus' name, Lord, you are the God who supplies everything and you will provide, Panginoon, sa mga pangangailangan na ito, Ama. Pangako mo yan, Lord, that you will bless them, that you will pour out your blessing, Lord, ng siksik, liglig, at umaapaw, Ama. At dalangin ko na maranasan nila yung financial breakthrough in Jesus' name, O God. You will provide for them, for their family, Lord. Ikaw po, Panginoon, magkakaloob nito dahil sinabi mo yun sa iyong salita, Lord, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw yung magpo-provide, Panginoon, na aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi mo, Panginoon, iniwan, hindi mo, Panginoon, kailanman, Panginoon, na iiwanan at kakaligtaan yung pangakong yan, Panginoon, dahil yan, Lord, yung aming pangahawakan sa araw-araw. Salamat, Panginoon, dahil alam ko na ngayon pa naman, tinutugon mo na, Panginoon, yung panalangin na ito, and you will pour out your blessings in their family, O God, na kalakasan din, Panginoon, sa kanya, comfort them, O God, sa panahon na siya'y nanghihina, sa Panginoon, sa panahon, Lord, na she feels alone, Lord, iparanas mo sa kanya na i-comfort mo siya, Panginoon, na hindi siya nag-isa, na kasama mo siya lagi, Panginoon, at mapapagtagumpayan niya, Panginoon, anuman yung pagsubok na ito, Ama. Lord, salamat muli sa iyo na kiniklaim na namin, Panginoon, na ang kasagutan sa panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. So, sino pa po yung may mga panalangin para masama po natin sa gabing ito? Huwag po kayo mahiya. Sa Diyos po tayo tumatawag at alam po natin na tutugunin niya po yon yung mga panalangin ito. Hindi na wawalang kabuluhan, hindi na nasasayang po yung mga pinagpipray natin kasi dinidinig niya po talaga ito. Po kung meron pa pong mga prayer requests, comment nyo lang po, or you can PM me po kung nahiya po kayo, i-private message nyo po ako para masama po natin sa prayer natin. Panalangin po natin sa Panginoon. God is our healer, God is our comforter, and God will never leave us nor forsake us. Yan po yung mga pangako ng Diyos na lagi natin panghawakan, lagi natin i-remind sa sarili natin during the we are down, during na we feel like alone and we feel like there's no hope. Ang Diyos natin, yung ating pag-asa. Siya yung buhay na pag-asa. Hallelujah. In brokenness, there is healing. In brokenness, there is breakthrough. Amen.
So I think po wala na pong kanilang prayer request. Still you can PM me po, or kasama po natin, may mga kasamaan po tayo dito na mga pastors, mga elders sa church, yung mga kaibigan. Tayo po lahat pwede po tayong magpanalingan sa isa't isa. So pwede po tayong magpanalingan at i-send nyo lang po yung mga prayer request na yan at patuloy natin ipapanalangin at ilulong sa Panginoon. So ngayon po muli magpasalamat tayo bago tayo mag-end. And let's pray to God. Lord, thank you again, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, sa pagsama sa amin sa gawaing ito, Ama. Lord, hindi nawala ng kabuluhan yung oras na inilaan namin sa gabing ito, na aming napakinggan, Panginoon, ang iyong mensahe, na patuloy na nag-encourage sa amin, Lord, that during our brokenness, during our hard times, during, Father, na nararanasan namin yung pain, yung mga battles, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga na hindi kami nag-isa dahil meron kaming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, na tutulong sa amin at patuloy na magbibigay ng pag-asa, Panginoon, at kapahingahan sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat muli, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang nakatatarok, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan, lahat ng aming mga panalangin, O Diyos. Lord, hindi lingid sa iyo yan, Ama. At alam ko na ikaw ang tutugon nito, Panginoon, sa nang naayang, Panginoon, sa iyong kalooban. Huwag kami ang masunod, Panginoon, pagkus yung kalooban mo lamang, Ama. Lord, sa mga kapatid ko, saan man sila naroon, Panginoon, idaloy mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa. Continue to touch their heart, Father God, and bless them, Father. Bless them, O Jesus. Salamat muli sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat po muli sa pagsama sa ating gawain sa gabing ito. Salamat sa mga na panalangin. At alam po, yung mga nag-request po, patuloy rin na ang Diyos yung kikilos at patuloy na tutugon sa inyong mga panalangin. So, before we end, let's shout, Jesus reigns in 7 times. So, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, and Jesus reigns. So God bless you po sa inyong lahat at ang Panginoon patuloy na sumama sa atin. God bless. Bye-bye po. Salamat.